Anong ginagawa mo sa masakit si tatay? Ate! Tama na, Ramon! Hindi ko titigilan yan! Ramon, ano ka ba naman? Hindi mo sinasabi sa akin kung nasaan ang ate mo! Ramon! Tay! Tay! Tama! Anong tanong ko lang po si ate, tay? Bakit ay maniwala po kayo? Wala po akong sinabi sa kanya. Wala po, tay. Wala. Asan siya? Uy. May nagbabalik. Anong sa atin? Noong una, tinatanong ko pa ang sarili ko. Kung bakit mo nagawa ngayon lahat ng ginawa mo sa akin. Tapos alaman ko na ang demonyo ay demonyo. Hindi na kailangan maintindihan ng dahilan sa likod ng kademonyohan mo. Oras lang na malaman ko na may kahayupan na namang nangyayari sa loob ng pamamahay na to. Mananagot kayo sa akin. Baka nakakalimutan mo. Napakulong na kita nun. Akala ko ay natakot ko na noon si tatay. Pero pagkatapos noon, hindi na ako pinuntahan ni Aileen. At pagbalik ko ng bahay, ay wala na sila doon. Ilang araw ko silang hinanap. Aileen, ano ba? Aileen! Ang dapat mo ginawa yun? Bakit mo sinugod na ganun si tatay? Aileen, pinuprotektahan lang kita. Ate, nang dahil sa'yo, nilipat kami ni tatay sa malayong bundok. Buti na lang ako ng trabaho bilang katulong dito, kundi kailangan ko pa umuwi doon araw-araw. Ate, paano yung pag-aaral ko? Huwag ka nang umuwi doon. Sumama ka na sa'kin. Hindi. Kailangan ako ni nanay. Aileen, hindi mapagkakatiwalaan ang nanay natin. Kasabot siya ni tatay. Masisikmura niya mapahamak ang anak niya dahil kasabot siya ni tatay nung ginagaasa ako noon. Pinayagan niya ang tatay, Aileen! Totoo yan. Mabuti siyang nanay sa amin. Siya ang mag-isang nagpalaki sa amin noon pa. Siya ang isasakripisyo para sa amin, ate. Anong klase kang anak para pagsalitan si nanay ng ganyan, ha? Aileen, makinig ka sa akin. Totoo ang sinasabi ko. Pinuprotektahan lang kita. Nalibasa kasi hindi mo alam kung paano siya sinasaktan ni tatay dahil sa amin. Aileen! Aileen! Umuwi na tayo. Umuwi na. Kapatid ko. Naiintindihan ko. Pero nakakasama ka sa kalagayan mo. Hindi ako papayag na yung anak natin na dinadala mo sa sinapupunan mo ay mapahamak din. Nay! Nay! Oh, ay, bakit nandito ka? Hindi ka na dapat pumunta dito. Sinundo po ko ni tatay sa trabaho eh. Nagkasakit po kayo. Hindi ko pa siya sinabihan, di ba siya uwi dito? Magmula ngayon, hindi na tayo magkakahiwa-hiwalay. Hindi ka na rin mag-aaral. Dito ka na lang. Pero tayo, gusto ko pong mag-aaral. Hindi ka naman bingi, hindi ba? Lawak-lawak nito. Tayo lang ang nakatira. Ganun naman ang pamilya, hindi ba? Dapat sama-sama. Ha ha ha.
kasi dapat bumalik dito eh. Ayaw mo na sa buta dito na eh. Takasan na lang po natin sa sigilalay para kawan. Yun na po. Papatay tayo ng tatay mo. Kaya dito lang tayo. Nagkito na sa iyo po ako. Ay, ano ba? Ay! Kahit anong takas ang gawin natin sa kanya, makakasama pa rin natin siya sa buhay natin. Tignan mo nga yung nangyari. Akala ko wala na siya. Akala ko magagawa ko na ng tama yung dapat para sa inyong mga anak ko. Pero hindi pa rin pala. Hindi pa rin. Ryan, saan kayo lumipat? Si Aileen saan? Lumaya siya, ate. Galit na nga si tatay. Kung saan naglilibot para mahanap siya. Pati nga sa akin, pinapahanap siya eh. Kapag di ko daw kasama pag-uwi ko, lagot daw kami lahat. Nang oras na yun, alam kong mayroong masamang nangyari sa kapatid ko. Kaya para akong nakipag-unahan sa demonyo na mahanap siya. Saan mo pa siya hanapin? Kahit saan, Noel. Kapatid ko yun. Hindi ko mapapatawad sa sarili ko pag may mangyaring masama kay Aileen. Ate? Anong nangyari sa'yo? Mabatay niyo po kami, ate. Mabatay niyo po kami. Ginawa niyo sa'yo yung ginawa niyo sa akin. Demonyos na! Demonyos na! Demonyos na!